Gising na. Gumising ka na. May pasok ka pa. Naririnig mo ba ako? Kung makaarte ka, para kang nagluluksa. Aba, para sa FUTURE future mo yan. Natatandaan ko yung mukha mo kapag sasapit ang pasukan. Ang sese mo kaya? Dali-dali ka pa sa pagkukwento sa bagong kaalaman, bagong kaibigan, bagong silid-aralan na iyong pinapasukan, sa kung paano ka namamangha sa estilo ng mga guro at sa paglalarawan ng kantin o di kaya'y palikuran ng eskwelahan nyo. Eh bakit ngayon ang kinukwento mo na sa akin ay kung paano ka nagninjutsu sa quizzes at exam nyo? Kasabay ng panahon, lumipas na rin ang aking gana at pakialam. Pati pag-aalaga ko sa sarili ko, nakalimutan ko na. Hindi ko alam mo unahin ko. Beta, quizzes, projects, midterms, finals, research paper, ipapasa lahat-lahat sa Monday, o di naman kaya sa weekends. Diyos ko, katatapos pa lang ng Biyernes, paano ko yung gagawin ng paraan? Ayoko na! Paaralan, ang ating pangalawang tahanan. Tahanan ng edukasyon at marami pang iba na mahalaga sa ating buhay. Pero, paano siya magiging tahanan kung puro laban ang inaharap natin sa pagpasok ng paaralan? Tulungan ang sarili? O siya, halika, naririto ang tips to handle stress and challenges in school for 21st century students. Tip number 1, try relaxation techniques, breathe in, breathe out. Simple, pero nakakatulong physically, mentally, and emotionally. Gawin mo ito kapag hindi ka makapag-focus, applicable anytime, in any situation, o di kaya ay mag-isip ka ng isang salita na nagbibigay pag-asa, lakas, at determinasyon sa iyo. Paulit-ulitin itong sabihin sa isip. Tip number 2. Keep a stress diary. Note every situation, place, or person that triggers your stress. This will help you to avoid those things and develop better coping mechanisms. Tip number 3. Learn to say no. Remember that barriers to saying no are all self-created. You might feel reluctant to saying no at the first. Instead, think of some prepared phrases or sentence to let people down more gently. Tip number 4. Rest if you are ill. If you are unwell, do not feel that you have to carry on regardless. A little rest will enable your body to recover faster.